Hello! Andito na naman kami, mga D, family! Kumusta na kayo dyan? Mag-hello na tayo, nanay, lola, lolo! Hi! Kumusta na kayo? Magbabiber sharing kami for this day. So, ang topic namin for this day ay paano namin mapagtatakumbay ang aming mga pagsubok na natatapos namin ang race at nanatili kaming tapat sa Diyos. First, tanong ko po sa kanila, paano mo masusure at matatakumpay na matatapos mo yung paliksahan dito sa buhay natin na nanatili tayong tapat? Ano nga pa, Lolo? Ano pang gagawin natin, Lolo? Yes, tama! Manatiling magtasal! Amen, si Lola! Pag-aralan natin ang utos. Yes, at sumunod sa utos ng Diyos, si nanay. Gagawin ang kalooban ng Diyos. Yes, yan ang scripture natin for this day ay babasahin ni Mami sa 2 Timothy chapter 4, verse 7. Basahin na ni Mami. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ayan po. So, dito, sinasabi ko sa kanila, kailangan i-focus natin sa ating buhay na in every day na kumikising kami, kailangan ma-focus namin kung ano ang kailangan namin gawin para manatili na maging matapat kami hanggang sa huli. Para pagdating ni Lord ay makakasama kami sa kingdom niya. So, kailangan pa natin ng tulong ng bawat isa para matapos namin ang ginagawa, Lolo? Oo. Yes, tama. Si Lola, kaya nyo ba lahat ang mga gawain dito sa bahay? Hindi. Hindi. Si nanay, kaya nyo po ba? Hindi. Yes, tama. Although, pwede namin kayanin, pero kailangan namin ng tulong ng ibang tao. Di ba po? In the same way, si Jesus, yung bago siya pumunta sa langit, nagbigay siya ng Holy Spirit para, nanay. Para makasama natin siya. Yes, tama. Lola, kayo, tingin nyo, bakit binigay ni Jesus yung Holy Spirit sa atin? Para tumulong sa atin. Yes. Si Lolo? Holy Spirit kasi, kaya binigay ito para makatulong sa atin. Tama. Kasi, pag wala yun, paano tayong mag-guide ni Jesus sa tama? At paano natin mananatili na maging tapat hanggang sa huli? So, ibig sabihin, kailangan natin ng help ng bawat isa. Kaya ng Holy Spirit, kailangan natin siya sa buhay. Para mag-guide tayo. Amen? Sabi nga nila, kung tayo ay kailangan natin ng tulong ng ibang tao, huwag nating isipin na worthless tayo. Ang isipin natin, basta matapos yung mga gawain natin. At isipin natin na matapos natin na nanatili tayong tapat. Yun ang mahalaga. Amen? Sa binasa ni nanay sa Hebrews chapter 12 verse 1, makikita na pinaparemind sa amin na dito sa mundo ay punong-puno ng problema, kaya kailangan namin ng helper, kaya ng Holy Spirit na mag-guide sa amin para mapanatili na matapos namin ang kakaway namin dito sa mundo at manatiling tapat hanggang sa huli. Ano ang natutunan natin? Lolo, anong sakot niyo po? Yes, tama. Lagi tayong magdasal. Lagi tayong makipag-communicate kay Jesus. Kasi yun ang pwede nating power para malabanan natin. Amen? Si Lola? Sundin natin ang utos ng Lord. Yes, sumunod sa utos ng Diyos, nanay. Gawin ang kalooban ng Diyos. Yes, manatiling gawin ang kalooban ng Diyos. Ako naman, always magbasa ng Bible kasi dito tayo mag-guide ng Holy Spirit. Kaya natapos ang Bible sharing namin this day, na-bless kami. So, magbabay na kami, Lolo, Lola, Nanay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Lolo. Thank you. Good night.